Maligayang araw mga sports fanatics. Ito po ang Sports Time Philippines. Boxing update na naman po tayo. Sa laban po kanina, malaking upset ang nangyari dahil naagaw po ng Australian challenger na si George Kambosos Jr. ang WBA, IBF at WBO lightweight titles mula sa defending champion na si Teofimo Lopez. Dikit po ang laban at parehong bumagsak ang dalawang boxers. Mamaya po ay ipapakita ko sa inyo ang statistics ng laban at meron ring mensahe si Senator Manny Pacquiao para sa former sparmate niya na si George Kambosos Jr. At alam nyo ba mga idol na 7 Filipino boxers na po ang tinalo ni Kambosos noon? Ngunit bago ang lahat ay huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa karagdagang sports updates. Ihahatid po namin sa inyo ang mga kwento at balita sa paborito ninyong sports tulad ng boxing at basketball. Sa boxing fight kanina sa Madison Square Gardens ng New York, USA, panalo via split decision ang Australian challenger na si George Kambosos Jr. kontra sa defending lightweight champion na si Teofimo Lopez. Dalawang judges ang umiscore para kay Kambosos at isa lang para kay Lopez. Sa first round pa lamang ay aggressive na agad si Lopez sa pag-atake niya sa challenger. Ngunit isang overhand right ang binato ni Kambosos at bumagsak si Lopez. Sa sumunod na mga rounds ay palitan ng mga patama ang dalawang boxers. Maganda yung movement ni Kambosos at mas marami ang binitawan niyang mga suntok. Ngunit medyo lamang si Lopez in terms of accuracy sa mga suntok. Pagdating sa round 10, si Kambosos naman ang bumagsak matapos matamaan ng right hand ni Lopez. Sa round 11 at round 12, palitan ng kombinasyon ang dalawang boxers, ngunit nakita natin na mas maraming napatama ang challenger mula sa Australia. Based on statistics na pinalabas ng CompuBox, lamang si Lopez sa jabs na napatama, 61-27. Ngunit sa power punches, ay mas lamang si Kambosos, 155-115. Sa total punches landed, 6 lang po ang lamang ni Kambosos, 182-176. Sa round-by-round statistics ay makikita talaga natin na dikit ang laban, ngunit obvious talaga sa last 2 rounds ay na-outlanded talaga ni Kambosos si Lopez dahil mas maraming napatama ang challenger. Dahil sa panalo ay nakuha ni Kambosos ang WBA, IBF at WBO lightweight titles at nag-improve siya sa kanyang undefeated record na 20 wins at 10 knockouts. At baka hindi ninyo alam mga idol na sa 20 wins ni Kambosos, 7 Filipino boxers po ang kanyang tinalo. Si Teofimo Lopez naman ay nakatikim sa kanyang unang talo sa kanyang boxing career. Meron po siyang 16 wins at 12 knockouts. Matatandaan natin sa nakarang taon ay umiscore rin si Lopez ng upset matapos niyang talunin via unanimous decision ang former pound-for-pound king na si Vasyl Lomachenko. Samantalang may mensahe naman si Senator Manny Pacquiao sa kanyang former sparring partner na si Kambosos. Sabi ni Pacquiao sa kanyang post sa Twitter, "Congratulations to my friend George Kambosos on an epic win. You helped me in so many of my past fights. I hope our hundreds of rounds of sparring help you in some way tonight. I'm so proud of you." Sa susunod na taon ay aabangan natin kung makakalaban kaya ni Kambosos ang iba pang bigating pangalan sa lightweight division tulad ni na Vasyl Lomachenko, Devin Haney, Ryan Garcia at Gervonta Davis. Ito po ang sports update natin sa araw na ito. Abangan niyo po ang susunod na mga balita at kwento sa sports dito lang sa Sports Time Philippines.